Ito yung medyo mahirap-hirap na part. Yung paghihiwalayin natin yung body at saka yung base ng karburador. So, para mapaghiwalayan, merong 8 mm na screw dito, dalawa 'yan, kabilaan 'yan. Tapos may dalawang bolt sa ilalim na mag-hold. May dalawang bolt sa ilalim. Okay. Oops. Nakalimutan ko palang sabihin sa inyo, pagka tinanggal nyo na yung air horn, may pyesa dun sa carburetor na malalaglag. Pag itinaob nyo to, ayan, ito yung spring. Spring na nakalagay dito. Diyan nakalagay yung ating plunger. So yung siya nagtutulak sa plunger para bumalik. So yan yon. Next, itong check ball. Check ball tsaka yung kanyang stopper. So meron din to, kasama rin to dun sa repair kit. So ingatan nyo lang. Okay lang kahit mawala kasi meron naman sa repair kit. Pero ako kasi, lahat ng pyesa nito, iniingatan ko, hindi ko hinahayaan mawala. So dito naman nakalagay yung check ball na yan, dito. Yan, sa butas na yan, tapos yung stopper, para hindi tumilapon yung check ball. So kapag pinump nyo yung gasolina, ay pedal, mapapump yung plunger, lalabas ngayon dyan yung gasolina sa dulo ng nozzle na yan. Ayan, yung parang karayom na yan. May lalabas dyan na gasolina. Pag wala dyan lumalabas na gasolina, ibig sabihin barado yung butas na yon or barado yung passage ng gasolina mula doon sa plunger papunta dito sa needle na to. So yun yung purpose kaya kailangan malinisan natin ang carb. So tabi nyo lang yung check ball tsaka yung stopper. Tapos, ito, itong isang to, ito pala, yan yung slow jet. So, kailangan nyo lang ng flat screwdriver para matanggal yan. So, doon sa isang carburetor na pinakita ko sa inyo kanina, iba yung slow jet niya, hindi siya ganyan. Kasi nga, ito, ang style ng carburetor niya ay katulad nito na gumagamit ng HIC valve. Yung isang klaseng karburador, hindi ganyan ang itsura ng slow jet. Ganto. Ganto ang slow jet niya. May butas sa ibabaw. Ayan. So, kapag ganto ang slow jet ng karburador nyo, ang magiging problema nyo lang, yung nabibili kasing slow repair kit, ang slow jet na kasama ay ganto na. Walang butas. So kapag ang carburetor nyo ay ganito ang ginagamit ng slow jet, ang ibig sabihin kumukuha ng hangin yung slow jet nyo sa air horn. So hindi nyo pwedeng palitan yan. Kapag ganito ang slow jet nyo, no choice kayo kundi ibalik yan. Ibabalik nyo ang slow jet na yan. Kasi kung hindi, hindi nyo mapapaandar ng tuluyan yung carb, yung sasakyan. So mag-i-start yung sasakyan pero mamamatay din siya right away kasi hindi siya nakakakuha ng hangin sa air horn kapag ito ang ikinabit ninyo. Okay? So, para tanggalin yan, screwdriver lang. Yan. Okay. So, ayan siya. So, meron niya sa, tulad sinabi ko, meron to sa repair kit, pero kung ang slow jet nyo ay yung may butas, yung isang klase, linisin nyo to. Kailangan nyo siyang linisin para maikabit nyo siya ulit. Excuse me. Next, atanggalin natin ang ating venturi. Primary and secondary. So, paano nyo malalaman kung alin ang primary at secondary? Usually, ang primary ang katabi niya. Katabi niya lagi ang plunger. Kasi sa primary laging pinadadaan karamihan sa gasolina. Ang tulad na sabi ko kanina, ang secondary gumagana lang 'yan kapag ang apak nyo sa silinyador ay full throttle na o yung talagang halos sumagad na yung apak nyo sa silinyador. So doon lang gagana 'yung secondary nyo.
So usually for sa halos buong biyahe nyo, primary lang halos ang gumagana. So, tsaka huwag kayong mag-alala kasi hindi nyo naman mapagpapalit yung dalawang venturi na yan kasi iba yung hulma. Yan, mapapansin nyo naman, iba yung itsura ng primary venturi sa secondary. Tsaka yung venturi, malaki yung primary, yung secondary, maliit. So, dalawang tornilyo lang din ang nag-hold dyan. Dalawa lang. So maganda, bago nyo kalasin yung carburetor, bumili na kayo ng repair kit para may idea kayo ngayon kung ano yung mga piyesa ang hindi kasama sa repair kit. Para alam nyo ngayon kung ano yung mga piyesa ang kailangan nyo ingatan. Kasi kapag nawala, sorry na lang, gawan nyo ng paraan kasi kailangan nyo makahanap ng piyesa ang nawala na yon since wala siya sa repair kit. Tulad nitong venturi, wala siya sa repair kit. Yan. So ito yung venturi. Yan ang venturi. Primary, secondary. So kailangan siya ibabad sa gasolina kasi wala siyang, hindi siya kasama sa repair kit. So, ibabalik nyo rin ito mamaya. Tapos, sa ilalim ng venturi, may gasket. Ayan yung gasket niya. Meron din yan dun sa repair kit. So, palitan nyo na lang din. Usually, yung gasket ng venturi na i-stock dun sa kanyang pinagtanggalan. So, kailangan nyo siyang tanggalin talaga. Pwersahin nyo siyang tanggalin. So, either kutkutin nyo ng screw. Ayan, nasisira ko na nga yung isang gasket. So, either kutkutin nyo ng screwdriver. Basta kailangan matanggal nyo yung lumang gasket. Ayan. So, ayan, nasira ako na isang gasket. So, ito natanggal ko yung isang gasket. Yung isa hindi ko na siya matanggal. So, matatanggal nyo siya mamaya pag binabad nyo yan sa gasolina. Kutkutin nyo lang yan. Matatanggal nyo yan. Tapos, sunod nating tatanggalin. Ayun, ang ating power valve. Ito ang ating power valve. Yan yung pinapump ngayon ng ating power piston kanina. Yung nasa, yung nakakabit dito sa ito. Ito ang ating power piston. Yan yung pinapump niya. Yan yung nakakabit sa ating air horn. So ito, special tool. Actually, hindi naman siya special tool. Ordinary tool lang siya. Kailangan mo lang ng 9mm socket tsaka screwdriver na napapalitan ng bala. Okay? Tapos, tanggalin nyo siya. Ayan. Ito ang itsura ng ating power valve. Ayan. Meron din kasamang power valve sa repair kit. So, option nyo kung gagamitin nyo pa to or gagamitin nyo na yung bago. Next, kailangan nating tanggalin yung jets. Yung jets, hindi nyo siya makita pa ngayon sa video. Para matanggal yung jets, kailangan nyo tanggalin yung nut na to. Yan. Yan, dalawang nut na yan. Size 14mm na screw. Kasi dito nyo padadaanin yung screwdriver para makuha nyo yung jet. So, tanggalin nyo muna tong lever na to. Ito. Tanggalin nyo muna siya.
Hindi naman yan ganun kahirap tanggalin. Okay. Ito na siya. Tapos, kuha na kayo ng 14mm na wrench para matanggal niyo yung dalawang tornilyo na yan dahil nasa loob pa niyan yung jet. Hindi natin makukuha yung jet kung hindi natin yan tatanggalin. Yan. So, hindi lang siya kita sa video, pero yung jet, andun sa loob. So, gagamit lang kayo ng screwdriver para makuha yung jets na yan. Oh, gumagamit ako ng screwdriver na maliit. Tsaka ng 10mm wrench, pang drive. Kasi medyo matigas yan, medyo masikip siya. Medyo mahirap nang tanggalin yung isang jet. Ah! So, nanikit na siya. Yan. So, natanggal ko na yung isang jet. Okay. Yung isang jet, di ko siya matanggal. Pero, kailangan lang matanggal nyo siya talaga sa carburetor nyo. Since itong carburetor na to is, hindi ko naman na siya ginagamit. Purpose ko lang is para mapakita sa inyo sa video kung paano siya, paano kalasin at buuin yung inyong carburetor. So, kailangan matanggal nyo yung dalawang jet. Yung primary at yung secondary. Usually, yung primary, mas maliit ang butas niya. Ang secondary yung mas malaki ang butas. Ayan, may butas ang mga jets. So, may number naman yan. Hindi nyo yan mapagbabalik. Basta tandaan nyo lang, mas malaki ang butas ng secondary kaysa doon sa primary.